Hello mga ka-super kasani! Good morning! Good afternoon, good evening, magandang buhay sa ating lahat, mabuhay! For today's video, meron lang tayong kunting yaw-yaw, no? Kasi yung in-upload ko na yung palasa uli si Tomers, no? Ang dami nakarelate na mga kasari. At sa kanilang mga comments, ang dami din nakarelate to it lang. So, ang sabi dito sa comments, Madam, relate na relate kami sa mga palasa uling tumors. Meron pa sa kanila daw sinosole na hindi naman sa kanila nabili. Tapos meron nga sinosole na ito yung talagang naka-quote ng aking attention, no? Kasi yung alam mo yon, yung nagkukumpara pa ng presyo, yung sinole dahil nga mas mura sa kabila. Wait lang. Okay, pagpatuloy. Sabi ba dito? Yes, madam. Relate na relate. Tumer ko ngayon lang. Siguro napanood niya yung aking video. Ngayon lang daw. Umili Red Horse. Pagbukas daw nila nabasag ang labi. Gusto papalitan kasi daw dinal nila mainom. Baka may bubog sa loob. Sabi ko, kahon-kahon bumili pero di kami nagsasauli. Maski minsan singaw sa mga soft drinks niya nabasag pabukas. Sorry, di na pwede. Sabi ni ka-super. Aba, kung sa akin yun, susoli mo sa akin dahil sa kakarlisan mo sa pagbukas, nabasag yung bunganga, di ba? Ibabalik sa akin. No, yan. Pwede sa akin magbalik basta in good condition. Walang sira, hindi na ngat-ngat nga. Sabi ko dun sa unang vlog, tatanggapin ko yan. Walang problema. Magsuli. Pero yung ganong sistema, yung ganong sitwasyon, no ako dyan. Nakaka-GRR. Baka magtaray pa tayo, diba? Nakakaloka yun. So, sabi naman ng iba, ito. Yung iba, relate kasi mga bata. Sinsuli. So, sa mga bata, normal lang. Minsan kasi, diba, yung mga bata, paano-ano lang ng bilhin, hindi nakikinig, iba pala yung pinapabili. Tapos meron naman daw, nabasa ko dito na nagalit daw yung tatay kasi bakit daw bumili dito sa tindahan na to, dapat doon daw sa kabilang tindahan bibili. Same price lang naman daw, di ba, nakakalok. So wait lang. Ito pa, sabi ni Kasari, sa akin bumili chicken hot dog, first time bumili sa akin ng ganon. Naprito na niya, sasabihin iba daw lasa. Itapon na sana kakuwag, kinain namin din niya, di naman sira, binigay ko na lang pera, o di ba? Kasi siguro, syempre yung iba, mga RTC atin nga, di ba? Siguro hindi nagustuhan yung lasa, ganun, di ba? Tapos naluto na, tapos ibabalik. Di ba nakakaloka talaga? So wala tayong magagawa pag ganun. So pag ininsist talaga ni Tomer yung gusto niya, di ba? Ibalik na lang yung pera para wala nang usapan, di ba? At take note, sa susunod na pagbili, alert ka na, alam mo itong si Tomer, ipasa uli ito, pala sa uli, edi alam na, DS, di ba? Careful na tayo sa mga ganong customers. Meron nga dito, sabi niya, hay nako, hindi na siya makakaulit sa akin, sabi niya ganon. Wala nang next time sa kanya hanggat maari sa iba na siya bumili. Hehehe, dami nang ganon, di ba? Ang dami talagang relate sa mga nagsusole. Meron naman sabi dito, sa akin naman itlog isang piraso bata. Inutusan bumalik isolid daw kasi sa kabila daw pala bibili. Nakakasakit at nakakabisit talaga. Oh, diba? Ano pa ba sabi dito? Hindi ko na mabasa yung iba. Basta tapos ang natatandaan ko pa, mayroon pang nag-comment sa aking YouTube channel naman na nagtanong muna daw sa kanya ng Coke. Nung sinabi niya yung presyo, doon na lang daw sa kabilang tindahan bibili kasi mas mura. Syempre, di ba, nakaka-heart yun. So, so, ito yung ating topic for today's video. No? Yung, kayo ba, sumasama ba yung loob nyo sa ganon? Yung nagko-compare yung customer doon sa presyo ng ibang tindahan, yung mga ganon nga na sinusoli sa'yo, yung inutusan yung anak na sa'yo pala bumili pero dapat doon pala sa kabila bibili, yung sinoli yung items dahil mas mura pala sa kabila, pero sa'yo medyo mahal ng piso, tapos sinoli dahil nga doon bibili sa kabila. Diba? Nakaka-heart ng feelings, diba? So normal naman yun na ma-heart tayo kasi syempre, tao lang tayo, taong tindera lang tayo, diba? Nasasaktan, diba? Nagdaramdam. Pero wag naman natin to the point na idamdamin ng super-super. So, ma-heart, then inhale. Ganon talagang buhay tindera. Hindi naman natin sila kasi hindi natin sila mapiplease. Hindi natin hawak ang kanilang isipan. Hindi natin hawak ang kanilang mabibig na sasabihin sa'yo na mas mura po sa kabila kaysa sa'yo. Diba? Yung ibang tipong... Wait lang.
Meron pa nga, no, dito sa aking tindahan na experience ko. Syempre, yung mga price ko, di ba, may tag. Tapos yung parang feeling ko, hindi naman siya ganun talaga bumibili sa akin. Tapos pag titingin niya ng price, parang binalik niya. Parang alam ko na kung ano nasa isip niya, sasabihin siguro ng isip niya, yun na lang ako sa kabila, mas mura-mura. Di ba? Ganon. Tapos yun nga, yung iba nga yung to the point talagang sasabihin sa'yo na doon na lang ako sa kabila kasi mas mura. Di ba, mayroon din mga time na pag bumibili yung customer sa'yo, halimbawa yung swak, sa'yo 13, sasabihin, ay doon sa kabila 12, di ba mga ganon? May mga ganon talagang tumor, so hindi natin yan sila mapiplease at hindi natin pwedeng takpan na kanilang mabibig na magsabihin na ganon, di ba? Pero talagang sinasabi sa atin at tayo naman ay nahahar. So, ang gawin mo lang, so ito ang ginagawin ko, smile lang. Smile, no? Mayroon pa mga tumors na bumibili, no? Tapos namahalan, tapos sasabihin, ay sige, doon na lang ako sa kabila, no? Tapos maya-maya bumabalik. Nakakaloka, di ba? Babalik sa, parang sa isip-isip ko, sak, babalik ka rin. Sa akin ka pa rin pala babagsak. Bakit? Dahil doon sa pinuntahan niya, iwala na pala yung items na yon. Doon sa pinuntahan niya, sarado pala. Doon sa pinuntahan niya, dinaalam, nagmahal na pala, mga ganun. So, balik talaga, balik sa'yo, no? Parang sa isip-isip mo na lang, hindi mo man sabihin, no? Parang merisi. Babalik ka rin pala sa akin, no? So, sa mga ganong tumors, eh, smile na lang tayo. Huwag na lang tayong magsalita, di ba? Kasi, syempre, kung tayo nasaktan, hayaan na lang natin tayo ang masaktan, huwag lang yung ating mga customers. So, di ba? Pero sa isip natin, maraming naglalaro sa isip natin, maraming gustong sabihin ng isip mo, di dun ka, di ba? Sinorelate na mga super, di dun ka, doon ka bumili, doon ka dito, bakit ka dito bumili? Di ba? Mga ganun yung isipan natin na hindi naman natin masabi. So, smile na lang tayo. At panindigan lang natin kung ano yung presyo natin. Hindi pag sinabi, ay, dun, mura sa kabila, o di tayo, mumura din. Minsan yung mga iba, ano lang yan, mga paano lang sa'yo, parang pang ano nga lang, panama sa'yo na parang wala lang sila, parang mga insensitive lang yung mga bibig nila, di ba, para lang masaktan tayo. Pero dapat tayo talagang mga sar-sar-sar owner, eh, hindi tayo paladamdam, mga ganun. Wait lang. Ayun nga, dapat tayo mga tindera, hindi rin tayo maramdamin. Ganun talaga ang buhay ni Gusyu. Uy! Oo, tapos ito pa, no, yung minsan talagang pinapamuka sa iyo na halimbawa yung alak mo, red horse mo. Sa akin 115, sasabihin pa sa akin doon sa kabila 110. O di sabi ko, pag okay sa akin yung tumor, yung kabiroan ko, doon ka, ba't nandito ka? E kasi sarado daw, o di ba? Sabi ko. At saka sasabihin pa 110 lang doon sa kabila, sa akin 115, sabi ko, nagbabayad ako ng permit, oh. Siya ba may permit, mga ganon, di ba? Lisensyado ang aking tindahan, yung mga alak ko binabayaran ko yung mga permit niyan, mga ganon, o di ba? Nakakaloka, at saka malamig pa yan. Diba? Nakaka-GRRR lang, diba? Yung mga tumors na gano'n na talagang ikinocompare yung presyo natin sa iba, diba? Yung nandito na, nakabili na, tapos sasabihin pa doon sa kabila, mga gano'n. E di bakit hindi siya doon bumili? Bakit nandito siya? Meron ba nga sa akin customer, foreigner, no? Siguro, sabi niya, the other store, ano, this, ganyan-ganyan. English, sabi ko, why you keep coming here? Diba? Nakaka-GRRR talaga yung mga tumors na gano'n na palasuli. Basta lagi kong sinasabi sa inyo, no? Wag halimbawa, aware na tayo sa mga gano'n customer. Kasi tayo naman, pinapakiramdaman din natin yung mga tumors na ito si maarte, ito si demanding, diba? Ito si ano, ito si mahilig magpa-plastic, ito si pabarya, ito si ano. So, aware, ito naman si palasauli. O, di alam mo na, tapos pag bumili, huwag mo na soli yan, ha? Ganun. Dapat may condition na kayo, huwag sali, ha? O, tapos bago mo ibigay sa kanya yung hotdog, o, fresh yan, ganyan. O, pag mong isoli na, may ngat-ngat na, may bawas na, mga ganun na lang. Alert na lang tayo sa ating mga tumors. Tayo na lang yung mag-adjust. Ganun naman talaga ang buhay tindera. Dapat hindi maramdamin, dapat marunong mag-adjust dahil para sa ating mga tumors. Diba? Kasi alam naman natin mga tumors ang kailangan natin dito sa ating tindahan. But not to the point naman na parang inapakan na yung pagkatao natin, masyado ng mayabang, mga ganun. Paglaban din natin yung karapatan natin bilang tindera. Hindi naman pwedeng ano-anuhin lang tayo. Okay? So, wag maging maramdamin, mag-adjust kung kailangan. So, kung talaga mapilit si tumors, ibalik mo na lang yung pera sa na pagbili, kaya may condition na kayo na wala ng balikan, walang sulian, mga ganon. Okay, Doki, so thank you for watching. Night love lang.